Sa iba pa rin balita, tuloy-tuloy ang operasyon ng militar at pulisya laban sa rebelding grupong New People's Army o NPA ngayong holiday season. Ito'y matapos na i-anunsyo ni Pangulong Duterte na hindi siya magdedeklara ng ceasefire sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA at NDF. Ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Hindi ititigil ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang kanilang opensiba laban sa rebelding grupong New People's Army ngayong darating na holiday season. Ito'y matapos na i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdideklara ng ceasefire sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF. Ayon kay PNP Chief Police General Dibold Sinas, mas paiigtingin nila ang police visibility at intelligence gathering sa mga lugar na pinagkukutaan ng mga rebelde. Tuloy po yung mga operations natin, tuloy po yung deployment natin sa iba't ibang areas na identify na sana katago po yung mga armado, no, ng mga NPA na nagtatago. Tuloy po yun, wala pong withdrawan. At kung nasa bundok sila, ay yung tropa natin ay nasa bundok din. Wala pong changes dyan. Nagpasalamat naman sa Pangulo ang AFP dahil pinakinggan ito ang kanilang rekomendasyon na huwag magdeklara ng ceasefire sa rebelding grupong NPA ngayong holiday season. Pero paglilinaw ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo, hindi ibig sabihin ito na ayaw nila sa kapayapaan. Ang gusto daw ng AFP ay ang tunay at pangmatagalang kapayapaan na hindi matatamo sa pansamantalang tigil putukan. Hindi naman daw kasi seryoso at hindi mapagkakatiwalaan ng NPA at ginagamit pa ang ceasefire upang magpalakas ng puwersa. Binigyang din pa ni Arevalo na patuloy nilang isinusulong ang localized peace talks upang tuluyan ng malansag ang puwersa ng mga komunista sa Pilipinas. Para sa Eagle News, Mark Gabriel, we live in interesting times.